Nakita ba ninyo yung, ewan ko kung saan kinuha ng ABS-CBN yung listahan nila ng na inilabas yung sal-in nitong mga senador? At nakita nyo po ba ron yung mga hindi ka panipaniwalang deklarasyon ng amount o halaga ng kanilang mga kayamanan? Eh si Villar ba eh, maniniwala kayong 3 billion mahigit lang yan? Ha? Si Pacquiao eh, 3 billion ang mahigit ang nakadeklara. Eh mga kaibigan, hindi nalalayo kay Villar. Ha? Eh halos buong Pilipinas eh, puro subdivision nila nakatayo. Tsaka mga itong IPO pa, ha? Ipapasok sa stock market itong all day, di ba? Gagawin taguan yata ng magnanakaw yan eh. Yan ang ano, pag-aralan ninyo. Ano ba yung IPO na isinasali sa stock market? Eh kasi po, kung sino yung may-ari ng malalaking stock dyan, hindi naman nilalabas ang pangalan eh. Ha? Sino ang may-ari ng mga majority na may hawak ng stock dyan? Oh, kaya yan, eh, posible ah, isa sa posible, nabasa ko eh, dun sa sa Google, mahanap nyo, hanapin ninyo yung IPO. Pinaliliwanag dun. Na yung mga isa sa problema diyan sa IPO, hindi sinasabi kung sino ang may-ari ng mga stock, ha? Kaya yan ay posibleng pagtaguan ng mga ninanakaw, ha? Mga magnanakaw, isa yan sa paraan. Oh, kaya makakakita kayo eh, pagkatapos ng isang termino ng isang namuno sa gobyerno, parang kay Gloria, biglang may susulpot na negosyante, napakayaman, ha? Biglang yaman, hindi mo alam kung saan nanggaling yung kayamanan. Yung pala tagapagtago ng mga ninakaw. Ay ganun din ito, 'di ba? O katulad niyan yung nilalaban yung mga pera, 'di ba? Tapos eh papasok kung saan-saan 'yan, ha? Eh yan na po 'yun, yung sinasabing paliwanag. Hanapin ninyo, ini-explain, ha, yung IPO na sinasabi sa stock market. Oh, eh bueno, mga kaibigan, asan ba tayo? Dito kay Bato, di ba? Wala na yan. Nangangatog na yung mga taong yan, ha? Lalo na ito si Aguirre. O yan, sino pa kasama? Ito si Alan na... gusto pang makapanloko na wala namang naniniwala na, ha? Eh natatawa ako dun sa isang mamamahayag eh. Ang sabi ng isang mamamahayag, hindi ko anya kwan, hindi ko pinagbabayad yung mga guest ko. Hindi raw niya pinagbabayad yung kanyang mga guest, ha, sa programa niya sa TV. Eh di ba si natatandaan niyo ba si Alang Cayetano? Pinayuhan niya itong si Mo Kauson, ha? Without them knowing na kinukunan pala sila ng video, ha? Doon sa ano ito, ha? Sa hindi ko alam kung sa Senate, sa Senate ito, senador pa si Cayetano. Hinihingan siya ng payo ni Mo Kauson tsaka yung makapalanguso na muchacho ni Mo Kauson, ha? Yung ano niya, yung number one troll niya, ha? Fake news. Oh, ano sabi ni Cayetano sa kanila? Eh, matutulungan ko anya kayo kasi meron naman mga forum, mga programa sa television na bibigyan mo ng pera. Ayan, di ba may video yan eh? Mga kaibigan eh, hanggang ngayon meron yan eh. Oh, bibigyan ka ng pera, bibigyan mo ng pera para ma-interview kayo, ganyan. kaya siguro mahina na ngayon si Cayetano sa kwan eh. Sa media kasi ano, kiss and tell, ha? Mga kaibigan, binulgar niya ro, no? Eh, merong kumukuha ng video. Naririnig yung salita niya.
Oh, in-upload ngayon sa social media. O di siyempre magagalit ngayon yung mga nabigyan niya. Bakit mo kami binulgar? Oh, hindi ho ba, mga kaibigan? Yung mga inilabas na salen, ano ho, na mga ng mga senador. Ewan ko kung paano yung nakuha nila kasi wala hong specified, hindi naka-specify kung ano yung bumubuo doon sa amount na naka-register doon. Kasi obligado silang i-declare kung ano-ano yung mga assets nila and liabilities nila. Oh, specific yun sa batas, mga kaibigan. Yun ang itinatakda kung paano nila ilalagay, idideklara yung kanilang salin. Eh, amount lang eh. May tatlong bilyon lang itong si... Mas mayaman pa yung Parmali sa kanila. Kawawa naman kayo, di ba? Ang tatagal na ninyo sa politika, ha? Ang tatagal na ninyo sa gobyerno, tapos eh, 3 billion lang ang pera nyo. At ang katakataka dyan, itong si Bongo, ilang million lang ang deklarasyon. Ha? Di ko matandaan eh. Ang nakadeklara sa kanya, napakaliit na halaga. Eh, pero kung matandaan ninyo, may interview si Pangulong Digong nyo, di ba? Ambush interview sa kanya. Oh, ito yung nangyari nung nabulgar yung pagbili ng barko sa China, di ba? Na pinalagan yung nung dating flag officer in command ng Philippine Navy dahil pinapadrinuhan ni Bongo, di ba? Oh, yung pong kontrata. Sabi ni Digong nyo eh, sino ito? Nasa likod niya si Bongo, di ba? Eh, bilyonaryo niya ito eh. Eh, ba't di nakadeklara? Bawal yun eh, di ba? Dapat nakadeklara. O bakit hindi deklaradong bilyon? Million lang ang nakadeklara. Eh, bueno, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Alam nyo, hindi na importante sa akin ang Vice President. Ah, importante sa atin, Presidente, tandaan ninyo yan. Diyan tayo huwag magkakamali. At speaking of integrity, isa sa may integridad talaga, yan, ito, example, yung integrity. Sino? Senador Antonio Trillanes. Yun ang integrity, mga kaibigan. Matatag na paninindigan. Hindi nagbabago ng kanyang paninindigan. Simula una hanggang ngayon. Di ba? Oh, naupo. Eh, yung iba eh. Nung mapuesto, wala na eh. Di ba? Si Gringo na saan? Saan mo nakitang nagkaroon ng integrity si Gringo? Di ba? Kunya-kunyarian. Di ba? Pagkakampanya lang yun. Ha? Kesyo, ano-ano. Ha? Eh, siyempre, profesor niya, si Enrile. Di ba? Natawa ako dun sa video, napanood ko si Enrile. Sabi ba naman nung si Katok, si Attorney Katok, ha? Yung nagmumura ng bobo. Sinupalpal daw ni Enrile yung reporter ng Rappler. Pinanood ko sa isang forum ito eh. Matagal na itong video na ito eh. Ba eh, mga kaibigan eh, hindi naman yung reporter ang nasupalpal eh pag pinanood nyo eh. Si Enrile halos magkandai sa kapapaliwanag, walang naipaliwanag eh. Oh. Ha? Mga kaibigan, tinanong siya eh, tungkol sa mga krimen nung martial law. Eh, nung specific niya, sabihin mong ano, niya, specific, ha? Hindi pwedeng ganun. Eh, hindi kayo naniniwala na nagkaroon ng mga krimen nung panahon ni Marcos?
Sabi ni Enrile, hindi mga totoo yan eh. Wala kayong pinagbabasihan eh. Eh bakit kayo nagkudeta? Di ba? Iyan nga naman eh. Ba't kayo nagkudeta labang kay Marcos? Ano kasalanan? Di may kasalanan si Marcos. Kaya yun ang huwag niyong kalilimutan. Yung EDSA Revolution, nauwi lang yun sa revolution. Dahil yun ay nagsimula bilang kudeta aagawin ang kapangyarihan kay Marcos. At sila yung nasa likod. Ha? Oh, kaya nagtago siya dun sa Camp Aguinaldo. Oh, kung hindi po nanawagan si Cardinal Sin, nung una, hindi pa nananawagan si Cardinal Sin, eh mga kaibigan eh, walang taong pumupunta ron eh. Meron yata lima. Diba? Nag-uusyoso, puro usi lang. Pero, ang tao lumabas lamang, tandaan ninyo, naisalba sila, nasagip sila. Ang buhay nila, nakataya na nun. Ha? Oh, any moment na sila nun, mga kaibigan. At kung hindi nanawagan si Cardinal Sin, eh malamang, walang lalabas na tao. Kaya lang lumabas ang tao nung si Cardinal Sin ay nanawagan. Sa bayan ko ay isa ang nahin. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Walang nang aapit ang pag-ibig ay tu- Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Manny Pacquiao! Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, subapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Kaibigan, ang bawat kaibigan na